Yung mga kabraso, dito na tayo sa area kung saan natin nakuha yung mag-asawang alimango, yung mga king crab. King and queen. Ito yung butas na yun. Parang may bakas. Ayun. Mga kabraso, may laman. Ayos. Pinasukan agad. Bali, anong araw lang? Tatlong araw lang ata. Tatlong araw na kalipas nung nakuha natin yung mag-asawa dito. Good morning mga kabraso. Ito na naman tayo. Crab hunting tayo. Umaga pa lang, alas 5. Ganun pa rin. Ngayon, kasi medyo high tide pa, pababa pa lang yung tubig. Dito muna tayo sa dulo, sa sahan, dito sa may niyugan. Lalao kung tawagin sa amin. Mga kabraso, binalikan na naman natin yung puno, yung nakuhaan natin dati. Tapos nitong huli nating episode, pinuntahan natin, pero lumabas siya. Ito yung una nating inanunon, pinuntahan. Ngayon may mga bakas na naman, baka bumalik na. At saka medyo madilim yung ano niya, tubig, parang gumalaw. Yan o, oh, mga bagong bakas niya. Paano lang, paikot din dito. Bukan natin. Andito nga. Sa taas ah. Tayong pangkalawit. Saan na kaya yung pangkalawit natin dati? Nawala dito. Ito lang nilagay yun. Baka inabot na ng tubig yun. Ay, hindi naman maaanod. Wala. Baka di pa gano'ng malaki. Nakapagtago pero kasi sa mga bakas niya, good size niya. Ay! Nakabalik. Yun, laki. Laki pala. Hirap kasi sa taas naka. Yan na yung sipit mga kabraso. Napakalaki. Katanilid siya. Sa taas kasi yung. Lipin natin yung isang sipit niya kung saan nakapwesto. Mahawakan. Yun. Ay, okay. Yung tagilid.
anak titing. Yun, dumidipin. Sana naman yung isa niyang ano dun, sipit. Yan na. Huwag mo ka nang babalik. Ano ka ngayon? Yan na mga kabraso. Ay, isang napakalaki. Purple crab. Sobrang season na naman. Hina din siya, oh. Lalaki pala. Alas parehas lang sila ng size nung una. Grabe din yung size, oh. Yung kanang braso niya. Masipit. Mahigit isang kilo na rin yan. Ay, pinagkainan siya sa loob. Tayo. Magaling, magaling, magaling. Nung una nating nakuha mga kabraso, ganun din dito. Purple crab din. Tsaka magkasing size sila. Yun, yung nabali yung sipit nun. Huwag na natin yung ano dito. Kaya ngayon, iningatan talaga natin. Pag ganyan kasi mahirap. Kakahoy nakapesta. Tapos, sa papasok, saktong-sakto sila. Kasi nakapaganon. Pero pag papalabasin natin sila, gumagawa nun. Maano yung mga sipit nila sa loob. Mahawak din. Layo mo lang kunti baka tumalo na. Parang luto na yung mga crabs natin sa dahil sa sobrang season nila. Yung kulay. Ito talaga yung mga matataba. Solid na solid. Kumbaga sa bintahan, mga primera klase sila pag ganitong ano. Yung mga malalambot, tinatawag na laba. Ilang araw pa lang bago nagpapalit ng shell. Ay, ito talaga yung season. Hoy mga kabraso, hanap na naman tayo. Okay, perti. Magaling tong ano natin, patirahan ng alimango. Yung boarding house natin. Saktong-sakto lang kasi yung butas niya sa entrance. Pagdating dito, talagang sarado siya. Kaya komportable sa loob. Okay. Okay mga kabraso, shout out po muna tayo. Shout out Royski Vlogs dyan sa Mindanao. Okay, shout out din kay Kim's TV Vlog. Okay, shout out idol. Shoutout din kay Ripa Pips TV. Alright. Shoutout na rin kay Jalim Scobs. Shoutout din kay Alan Boscio from Golden State, California. Okay. Shoutout din kay Lumar Hong. Shoutout buddy.
Shoutout na rin kay Kerino Junior Goyone. Okay, ito na naman po ang inyong lingkod, Sinto Yosef. Nagiiwan ng isang matinding kasabihan. Kapag binato ka ng bato, huwag mong saluhin. Huwag masisira ang buhay mo. Kung saan natin nakuha yung mag-asawang alimango, yung mga kintra. Queen and king and queen. Ito yung butas na yun. Parang may bakas. Ayun. Mga kabraso, may laman. Ayos. Pinasukan agad. Bali, anong araw lang? Tatlong araw lang ata. Tatlong araw na kalipas nung nakuha natin yung mag-asawa dito. Hawiin muna natin. Ito yung naano natin para maging madilim lang yung butas. Babalik na lang natin mamaya. Ang daming pinagkainan sa loob. Apula. Ay hindi, purple crab din. Ayos, season na season din. Good size. Huwag masyadong ilapit. Dumadakma yan. Delikado ano natin. Ayos kong pula dito. Tali. Agad-agad yan. Purple crab din siya. Magka-uri sila mga kabraso. Yung una nating nahuli. Mas malaki lang konti yon, konti lang naman. Ano nila.
Ito ay nasa mahigit kalahati na rin to. Mahigit kalahating kilo. Mga 3/4 ganyan siguro. Oh, yan. Ayos ah. Maganda kasi yung ano na, pwesto. Butas na yan. Kapag nadaanan talaga ng alimango. Yun. Gagawin niya talagang tirahan. Di madaling masira yung butas na yan kasi nasa ilalim ng puno ng sasa. Medyo matigas yung area. Maraming pagkain dito. Laki talaga to. Ano lang siya. Inayos ko na pala yung butas ulit. Pinaktan lang. Braso. Dito pumasok tayo dito. Ito, tong area na to, napakatagal na panahon na kami pa ni Kuya noon. Panahon, mga bata-bata pa kami. Lagi namin pinupuntahan to dito. Kadalasan namin nakukuha yung mga pula, red crab na ano. Alimango. Ito yo, may butas dito. Dito sa loob. Yung mga kabraso. Saka may mga bakas siya. Yan yung putik na hinawi dito, papunta doon. Subukan lang natin. Testing natin kung pag kinaya natin. Pero pag di kaya, balik tayo. Ano rin yan, yung dadagdag natin doon sa ano, kapag nakapag ano tayo ng lambat na maliit. Yun. Bali meron na tayo doon mga dalawang butas na lalamatin. Pangatlo ito kung sakali, pero sana makuha natin. Tigas pa kasi. Tigas pa yung puno. May shortcut siya dito. Ito na kaya? Ito na nga. Ito na, mga kabraso. Ayos. Malaban siya. Dito ba siya? Na. Oh. Ano na, parang ayos. Dito na siya, mga kabraso. Yan o. Yan yung sipit niya. Isang napakalaking pula.
Kaya lang nasisira ko. Kaya lang inapin na huwag nasira. Palalabasin lang natin. Napakalaki ng sipit. Kita nyo na ba? Pinaluwagan na lang natin mga kabraso. Ay, huwag ka lang mababali. Yung mga kabraso, bali pinaluwagan natin yung puno. Dinukot na lang. Huwag ka lang mababali. Uy! Hey. Ups! Oh, wow. Isang napakalaking pulang alimango. Ano to? Red crab. Kilala din to sa ano, scientific name na East Olivacea. Alright. Kunting trivia. Lasan nga natin. Okay. Anak ng kamay ko pa to mama. Talagang napaka-season. Tali agad natin. Maya ko na ayosin yung butas. Ito mga kabraso. Gagawin natin ma-ano to. Napakaganda yung takip nito. Di siya lata. Ngayon, pagpupunta tayo dito na may laman, dyan na lang bubuksan. Parang kaldero na lang yan. Asan na? Ha? Wala, itali natin ah. Ha? Naman, si Tom. Di mo pinasok. Nakalimutan. Ay, hindi. Ano na lang tayo ng... Ano? Yung baging na lang. Kukuha na lang ako. So, mga kabraso, yung tali namin... Di pala na pasok ni Ray. Kalimutan. Kuha na lang ako ng baging. Yun yung dati kong ginagawa. Yun yung ano ko. Panali ko dati. Pag nagpapa ano ako, pag nagbibinta ng alimango, nagre-reklamo yung bumibili doon, yung patimbangan kasi napakabigat daw ng alimango ko dahil yun sa mga ano. Bagin. Ay, bantayan mo ha, baka tumakas yan. Kuha na tayo mga kabraso ng baging. Ito lang gagawin natin. Kasi yung baging, napuputol din to kapag ganitong buo. Kaya yung technique dito, kinudurog lang. Kinudurog lang konti.
Ito nagre-reklamo yung buyer ko nun. Nung una pinalampas ako nun. Hanggang sa pangalawa. Sa pangatlo. Eh may mga kasabayang akong nagbibenta. Sinansin nila. Sabi nila ba? Di ata patas yung laban. Hindi porkit dayo. Ganun. Kami istro yung panalin namin. Magaan lang. Sayo ano? Doon na. Binaklas nga nila. Sige. Yan kayong bahala. Palitan nyo ng ano bago itimbang. Doon. Nung pinalitan. Tapos tinimbang din yung mga tali ko. Tawa sila. Mahigit kalahating kilo yung panali pa lang. Kita nyo na, sabi niya, ganun, yung panali, ganyang kabigat, binabayaran mo. Ibig sabihin nun, mahigit 200 yung binabayaran niya sa bigat ng panali ko. Yan, pag medyo marami yung hodi ko nun, iniipon ko muna kasi bago ko ibinta. Kasi malayo yun, nilalakad ko lang. Doon ko binibinta. Kapos, pero pwede na. Yan. Yan mga kabraso, ito naman yung gagawin natin. Ito. Check ko lang kung baka may chicks. Baka may chicks yung area. Naman. Lilinisan ko kasi sa tayo madali. Ay, pupumiglas na yung alimango natin dun. San mo nga yun? Baka kinakagat ng lamok. Layari yan. Dalhin mo na lang dito. Dalawa. Lapag mo. Dito. Nakahanger kasi. Baka binabanatan ng lamok din. So, yun lang. Basta huwag nang malikot. Tara mo nga yan, Tom. Mga kabraso, yung gagamitin nating pangtakip ay ganun din para komportable lang talaga siya kung may papasok. Ito. Ayun. Wala na tayong siwang yan. Putik naman mga kabraso. Medyo malikit na putik. Para yung kung saan siya pumipesto, hindi siya tatamaan ng liwanag. Pag tinatamaan ng liwanag, yun. Dahilan para umaalis sila, naghahanap ng bagong ano. Kung di na sila makakapag ano, butas. Pero kung makakapagbutas pa sila, lalalim lang. Ito, di sila makapagbutas dito kasi ano yung ilalim niya. Kahoy. Kaya kailangan madilim lang. Yan yan. O diba? Parang wala lang. Dito naman. May sinira na naman ako dito sa bahagi nito. Ito pa
kasi yung original na entrance niya dito. Dito sa ano na to. Yan. Tapos nagano ako dito ng shortcut. Sinira ko. Kaya tatakpan ko rin dito. Yan. Ganyan lang. Yan na. So mga kabraso, ano na lang tayo ulit. Paano na tayo nito. Dito, kapag may nadaanan pa tayo, siyempre, anuhin natin. Pero pauwi na tayo niyan. Tara. Yan mga kabraso, pauwi na tayo. Dinaanan lang natin yung isang butas doon. Di na natin nakuha ng video, pero may laman. Ayun. Ito naman mga kabraso, yung huli natin. Itong naglalakihang alimango natin at mga season na ko. Sarap na naman ito. Iluluto natin yung dalawa. Yung isa, ibibenta ko para pang-load ko. Ibang luto naman para maiba naman. Suggest ng cameraman. Gata ulit. Kasawa-sawa sa gata. Sabi ko, meron tayong ibang luto dyan. Ayoko, gata lang. Sarap sa kanin. Talagang maano to, mahilig sa gata. Buy gata. Mga kabraso, pitakit na lang sa bahay. Wow! Yan mga kabraso, di natin na-update kanina sa pagdating natin. Ngayon, gabi na naluto. Kasi nabisi tayo sa trabaho. Ngayon, yung isa, bali, ngayon pa lang ako maghanap ng buyer. Ayan na po mga kabraso, luto na po. Ito po, talagang puro lalaki na to mga kabraso. At saka, talagang malalaki. Good size. Bali, itong niluto natin ay yung dalawang piraso lang. Bali, yung isang pinakamalaki ay naiwan. Ibibinta ko po pang load. Ito lang po kasi yung ginagamit kong ano, para dita lang po. Pag nag-upload po tayo, kailangan ng pang load.